Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay August 16, 2022. So mas explosive yung galaw natin ngayon kumpara kahapon. So marangkada pa rin si PSE natin. No? So grabe. Pumapasok pa rin yung ating mga foreign investors kasi meron tayong 1.72 billion na net foreign buying po dito sa ating market. Ayan. So maganda yung pinapakita ng market natin. So tingnan natin na mukhang overbought na tayo. So nag-close tayo above nung resistance natin na sinasabi kahapon, which is around 6,800. So 6,850 and then again nga yung index natin 1.67%. So marami pa rin sa mga blue chips natin. So panahon ng blue chips ngayon, yung mga gumagalaw or yung mga Fundai stocks natin, tapos yung iba na nagre-reverse yung direction. Kasi karamihan mga, pero karamihan ng mga gumagalaw is mga blue chips nga po natin. Pero pinag-usapan dito, yung nanguna dito sa listahan natin, itong si dito natin, kasi nga lumabas na yung mga earnings niya, which is parang hindi maganda. So mamaya meron tayong mga news doon sa ating Twitter. SSI, so pinag-usapan siya, most likely kasi nag-breakdown yung price action. Security Bank, so siya yung nakita ko na humila dito sa blue chip index natin kasi maganda nga po yung kanyang run-up. Tapos si Ali, ayan, maganda pa rin yung galaw niya. So sumasabay din siya sa explosive na recovery ng ating market. So tingnan mo nga naman, no? Tinatapon-tapon yung mga stocks natin last time pero ngayon, naka-recover na sila or nagre-recover na yung ating mga price action. So ganoon din si Converge, di ba? Ayaw ng mga nakarang araw kasi nga yung kanya, yung sinasabi natin, yung expectation sa kanya, yung capex niya, binawasan niya, pero okay naman yung Funda. So ngayon, bumabalik na ulit yung kanyang pinaka-price action. So kaya nag-trending dito sa ating listahan naman. Okay? So guys, yung ating review is for education lang. So disclaimer, huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold the mga stocks kasi meron nga pong risk na involved po dito sa ating PSE market. So due diligence na lang po, kanya-kanyang aral na lang po tayo doon sa mga stocks na binibili natin. Okay? So and then follow mo ko guys dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Kung gusto mo ng guide dito sa ating PSE market, pwede ko pong mag-join dito sa ating membership button. So meron siyang button dito and then kapag sumali ka, message mo lang ako at then sama kita sa ating trading community. So dito, kasama natin nagtitrade yung mga members po ng ating group naman. Okay, so kung nakasubscribe ka, maraming salamat na rin. At patuloy mo pong pinapanood yung ating uploaded video. So meron tayong daily uploads. And then minsan, kapag meron tayong time, so meron tayong mga company reviews, yung mga sample trades natin, yung mga basic indicators natin dito sa PSE market. Check na lang guys ha. So sumasabay naman ngayon yung mga technicals natin. Tapos yung mga fundamentals natin kapag may risk na involved, di ba? Kagaya ni SSI, medyo nag-drop ng malakas yung price natin. So medyo nakita ko medyo malaki yung mapulang kandila. So apply mo na lang yung mga risk management mo sa kanya. And then follow mo din ako dito sa ating crypto ko to. So kanina, meron tayong vlog sa kanya. So yung ating Smart Finance Limited NFT. Ayan. So check mo na lang po yung mga bago natin na ina-upload na mga videos po dito sa ating crypto. Kasi and then follow mo din ako guys dito sa ating Facebook account. So check mo na lang po yung mga ina-upload natin dito. So kanina medyo maganda yung vibes natin sa market kaya nakapag-post tayo. 6-7 pa lang nung pinost natin pero yun nga maganda yung galaw na market. So umabot tayo ng 6,753 kanina pero ngayon umabot na ng 6-8. So follow mo ako dyan guys para sa mga infos natin and then ganoon din sa ating Facebook page. Check mo na lang po yung mga updates natin. Okay. So sa mga news, articles, so meron po tayo dito sa ating Bodega Picks. So related lahat sa investing sa market dito sa Philippine market, sa US market, or dito sa ating mga crypto. So may mga articles po tayo na ginawa. Check mo na lang yan. Tapos yung ating money earners para sa ating mga side hustle, side income. So nag-update din tayo dito paminsan-minsan. Check mo na lang po siya. So kanina, so pinin natin yung post natin about sa vlog natin dito sa ating crypto channel. So may bago kasing ano, Smart Swap Unlimited NFT, meron silang ano program dito. So check mo na lang yan. So ito yung pinaka-summary ng indices natin for today. So karamihan pa rin mga na-repost ko is yung mga earnings na hindi pa lumabas last time, naglabasan na ngayon. So net foreign buying tayo, 1.27 billion ha. So laki po niya. So nandiyan na yung mga foreigners natin na nakipag-unahan sa pagpasok sa market kasi maganda na nga. Tapos ang panalo ngayon is yung ating finance kasi nga gawa ni Security Bank. Alam ko si BDO tsaka si Metro Bank. Umakyat din yung kanilang mga price action. Tsaka dito sa ating mga holding firms. So yung mga malalaking companies natin, maganda rin po yung kanilang mga
galawan naman. So, grabe no. Pag pumasok talaga yung foreigner sa market, kikita mo, sisipa yung ating mga stocks. Ayan. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Actually, maraming mga articles na na-retweet din tayo kanina related din kay dito. So, ito yung pinaka-news natin kaya siya nag-trending for today. So, dito si ME, the media and ICT company of Davao-based businessman Dennis Uy widens his losses. So, malaki yung loss niya, guys. Tapos, may mga post dito na ano eh. So, baka December, doon ulit maniningil yung ano, yung mga nagpautang sa kanya. Ang problema, yung ating mga companies lugi sa kanya. So, yung mga hawak niya, sina Chelsea, sina PHR. Ito si dito, si dito natin. Kasi nag-expand pa rin naman siya, di ba? So malaki pa rin yung kanyang mga losses. So double check mo lang kung hawak mo or kung for the long run ka dito sa mga stocks po ni Mr. Dennis Uy natin. So yan po yung pinaka-catalyst. SSI Group exceeds its pre-pandemic net income. So up siya, laki ha, 383%. So kaya pala ano, pinag-usapan for today. Pero nag-drop naman siya ng 3.82%. Si Max, so maganda rin siya 4 times year over year. So, hataw din si Max natin, di ba, yung kanyang price action. Si A-Rich natin, so laki din. Ganda rin ng kanyang earnings, 64%. So, ganda ng position niya nung ano, no? Bumagsak yung market natin. So, hopefully nakasalo ka. Double Dragon, okay na rin yung kanyang earnings. Tapos, meron siyang 4 Central Hub Warehouse by Q4 2022. Substantially lease out its newly completed Double Dragon Tower by Q4 2022. So, marami siyang project dito nakalagay. Tapos, ito, medyo overbought na nga yung stocks natin kasi umabot na siya ng more than 70% doon sa ating pinaka-RSI. Alcantara Led, Alson, ACR natin recorded 20% drop in earnings. So, medyo lugi siya. Dito CME, ayan. So, dito yung numbers natin. Net loss po siya, 8.6 billion. So, laki ngayon. As compared, last quarter is 2.2 billion. Revenue is up by 1.7 billion, up ng 510%. Kaya lang kasi, ang laki ng loss niya as compared sa kanyang mga revenues. Ayan, so kumbaga, fundamental wise, wala pa talaga. So, depende pa sa ano, dami subscribers siguro later on na papasok sa kanya. First up, net loss, 15 billion versus net loss of 3.8 billion. So, very bad yung mga numbers po na nakikita natin kay dito. GT Capital Units performance, first up net income. So, si Metrobank is up siya ng 33%. Down ng 3% in Toyota, so maliit lang siya, di ba? Federal Land is up ng 15%, Metro Pacific is up ng 24%, tapos si EXC is down siya ng 1.1 billion. Pero ang humataw sa kanya is si Metro Bank. So, kaya ito yung pinasok ko nung last time, so very good naman yung earnings natin sa kanya. So, stockbroker Edward Lee CTS Global says, first half net income rise by 73%. So, good din siya. Chelsea shrink as business segments revenues grows. So check mo na lang guys ha. So although lumaki yung mga revenues na nakita natin, ang pinaka bottom line kasi yung earnings eh. So yun yung mga tinitingnan ng ating mga investor. JT Cap first up net income jumps 24%. SWS so up din siya or lower, sorry. Post lower first up 2022 net income pero alam ko yung Q2 niya mataas eh. Tapos si FNI natin, nag-drop yung mga price ng ano, mining natin kanina. Net income, 417 million. So, laki din naman. SSI, so 383%. So, ito yung mga sinasabi ko. So, dito, CME Holdings, businessman Dennis Uy said its net loss ballooned to 15.43 billion in the 6 months through June as cost and interest charges surge. Ayan, so na-factor in na kaya dyan yung ano, 11 million na ano, subscriber natin. So, dito, konti lang naman yung drop niya pero a bit worrying nga po yung ano yung mga utang or yung mga drop ng mga companies na related sa kanya. The growth of Philippine economy is expected to further slow down in the next quarter. So lumalabas ng mga negative news natin no. Pero tingnan mo hindi siya lumabas ng ano medyo maganda yung galaw ng ating mga stocks. So Asian peers may mga gainers, parang okay naman yung trading sa Asia. DNL, first half net income, 70% year over year, so very good din siya. First half earnings, better than expected. AC, core profit, disappoint pala siya on lower ASEN. So si ASEN yung humila dito kay AC natin. So check natin si ASEN. DMW, first half core profit doubled on the land sale. So good. Okay din to, DMW, maganda yung earnings. AGI, profit yung first half profit logs call estimates, ano kaya yung Q2 niya?
meron siyang forex loss dito nakalagay from Emperador and a large forex loss booked by MEG in second quarter 2022. Ayan. So anyway, tingnan natin yan. Quick takes sa AC Fruit SP and EC. So meron siya dito. GGS first half results below estimates. Tapos sa CMPF, so meron man siya kahit papano, 7.8%. GFC, so the best chicken in the world yata yung ano, yung Jollibee chicken natin. Trading above K moving averages, BRIT, there's nothing stopping the family from declaring dividends for incoming earn prior to the IPO. CBLL natin, di ba? Maganda rin yung galaw. FGen, first half recurring earnings in line with forecast, so pumitik din yan. FPH, core net earnings above forecast home. Ito, medyo nag-drop siya, no? Lower sales, trailing estimates. Security Bank, second quarter is nag-surge siya ng 139%. So, okay naman pala. So, babalik ba si Security Bank sa December? SSI, first half earnings exceed pre-pandemic levels. And then si Max natin, second quarter is okay din siya, 239 million. Si Aslag, net income, so drop siya ng 31%. Di ba, puro earnings pa rin. AC, so medyo nagpapahinga yata si, ano, si Mr. Sobel de Ayala. So, health reasons yata. All Day Mart recorded a net profit of 87 million. So, lower siya ng 19%. So, kaya pala medyo nag-drop yung, ano, yung price natin sa close. Robinson's profits more than double. So, kapag nabasa natin. APBI, 19%. So, maganda rin si APBI, oh. So, under siya ni Robinson's, di ba? Itong si APBI natin. Heaven, Golden MB second quarter net income down by 6.5%. And then si SSI, okay nga siya. Remittances up by 4%. So, good. Bigel sales up 18.4%. Security Bank earnings double. A-REIT, first half net income 64%. So, okay din si A-REIT sa mga REITs natin. Ganda ng position nga niya eh. So, Toyota, PH Lanches Mobility Service Unit. Makay, up naman siya, no? Plus 51% year over year. JT Cap, net income rises 39%. So, si Metrobank, di ba, yung nakita natin na nagdala. SWS is okay din siya. Maganda yung earnings. V-REIT, declares first dividend. GGS, 95%. Okay? So, iba nabasa natin. Dito naman kay to Trade Asia. BBT is minus 23% yung quarter niya. ARA is, di nakalagay kung ano siya. Tapos, 39% si PERC. SPC, 0.9%. So, bumabalik na yung price ni ano, ah. SPC natin, second quarter is nag-drop pala itong si Aslab. Okay, yung iba nabasa natin. Si Sun is, okay naman, nag-up siya. Laki din ng up, hindi lang nakakompute kung ilang percent. Security Bank, andyan na. China Bank, up din siya. Laki ng kandila ni ano, eh, China Bank, kung nakita nyo. So, si, medyo lugi tayo dyan. Fruit, up na. Ang laki ni Fruit, oh, 233%. Pero hindi natuloy yung ano, ah. Nag-breakout siya pero medyo nag-pullback yata yung ano yung price candle. Ani, tignan mo si Ani, oh, sumisipa pero minus 71% year over year. Hopefully hindi bang ipit tong si Ani natin. Primex, up siya, di ba? 16 versus 11. Euro, hindi natin masyadong nakita tumato sa mga trades. FNI is minus 14% year over year. So kaya pala no, biglang nag-drop siya kanina. Home, minus 16%. KBN, minus 7%. UPM, dito mo ma-compute. Now, ayan, up siya, oh, 12% year over year. Ayan. So, kumita si Now. APX is maganda siya, oh, 300%. Lulaki ng earnings. LR or, so, compute na lang guys, akong hawak ko yan. Apo, minus 50%. So, drop. Second quarter ni MBC is up na 16%. Okay? So, si Balay, ah, sumisipa si Balay natin, no? Grabe yung ano, yung pitik niya. So nabitaw ko nang maaga. A-REIT plus 32% year over year. Double Dragon, okay din na rin siya. So 25% nag-up siya. ALHI plus 49%. So goods din tayo. Tapos nag-drop pala si Bitcoin kagabi, ha. SPNEC, share swap accord sign. So okay na. Pero ano pa to, ha? Wala pang date yung share swap agreement natin. 2.5 pesos per share. Hindi natin makita mag-react yung ano, eh, yung pinaka-price natin, eh. So, hindi nasama sa trending stocks natin. DDMTR is drop pa rin siya, no? Mababa pa rin. AC, pero yung earnings, alam ko may earnings na rin to, eh. Minus 2% quarter over quarter. AC, temporary leave ni Mr. Sobel de Ayala. A-REIT, prepare second property share swap. Oh, ayun, may mga catalyst ulit si, ano, si A-REITs natin. So, FDC, drop siya, minus 34%. Then, si FPH,
plus 23% naman yung galaw. Tapos, okay yung US market natin. Kaya yung ano natin, prediction natin kanina, umaga, yan, dun sa ating patron is okay naman siya. Pero nung yung kaka-start ng market natin, di ba, biglang namula yung ating indices naman. Okay? So guys, open pa rin yung ating patron. So check mo lang kung gusto mo ng guide during this time. So maganda na yung market natin. So pwede mo check yan. Meron tayong mga stock picks, bodega picks. Meron tayong trading community. And then meron tayong mga group Zoom na ginagawa dito sa trading community natin. So check mo lang guys kung gusto mo sumali sa ating trading community dito sa ating Patreon channel naman. Okay? So refresh natin yung ating index. So makita mo dito, meron tayong konting shakeout nung umaga. Akala ko ito na yung start ng profit taking, pero mas malakas pa bukas kaya. Pinaka winner natin is finance gawa ni Security Bank kanina. But napalitan siya. Napalitan pala siya. So, nasa na ba yung pinaka... Alam ko si... Nag 5% si Security Bank, di ba? Mamet, silipin natin. Ah, okay. Wala na pala siya sa blue chips. Iniisip ko nasa blue chips pa rin siya. So, converge yung pinakamataas ngayon, 4.86. Tapos, nag-search din sa close si AGI natin, Metrobank at saka si Ali. So, humila ng konti, Glotel at saka si Meg at saka si LTG. Pero, hindi magandang kalaki. So, ito yung pinakamaganda na sign na nandiyan na po yung ating mga foreign investors. So, hopefully, hindi muna mag-drop yung index natin for the coming few days kasi, ayan, oh, bumomba na sila, 1.268 billion. So, meron tayong gain na 1.67%. Tapos, tatawa ko dito sa, ano, sa value, laki. 8.33 billion. So, pumasok nga po yung ating mga foreigners. Pero tingnan mo, 36% lang yung ano, registered participation and then 64% is mga local po siya. Okay, so yung pinaka-summary. So, wala lugi dito sa mga indices natin. Siguro sa mga individual stocks meron, pero majority is maganda naman yung galaw natin eh. Wala masyadong explosive ba dito sa stats natin. Meron din sila, no? 13% yung ginalaw. Ayan, Security Bank 5.75. Tapos si Converge 4.86 nga. Shell. So, si Petron kaya. Pumis na ako kay Petron eh. Tingnan natin kung pumitik siya. Nauna kasi si Shell eh. Hindi ko nasabayan tong si Shell natin. Ganda ng galaw niya. Tapos si, dito ba si Balay? Nakita ko si Balay kanina eh. Nawala na siya, no? Ang ganda rin ng run-up ni Balay eh. So, hindi ko na nakita nung closing naman natin. Okay? So, tingin na natin yung chart natin. So, nabasag niya yung pinag-usapan natin kahapon na 6-8. So, tingin natin. Ano ba yung history ng market natin last time? So may mga post tayo last time eh, pero kakaiba yung galaw na market natin ngayon. Siguro masyado lang talaga depressed, tapos 'di ba madalas nating sabihin, very good naman kasi yung mga earnings ng companies natin. So napaka undervalued nila last time. So ngayon nagbabalikan na yung ano, yung mga prices natin. Ayan, so overbought na tayo. So bantay-bantay na tayo sa mga hawak natin. Hindi naman natin masabi kung magpa-profit taking na, pero nasa stage na medyo malapit na siya kasi nga nasa overbought. So nakita mo naman historically after ng overbought condition, meron tayong mga konting pullbacks or malakas na pullback ng ating PSE index. So kaya lang, gayon sabi ko sa inyo guys, so discretion lang. Yung sinasabi natin na profit taking na is hindi naman natin sure kung kailan talaga mag-drop yung pinaka buong index natin. Ayan. So drawing tayo ng trading channel sa kanya para nasa peak na siya, no? Kung ito yung pag-uusapan. So tiyate bukas, so magdidepende ulit tayo sa galaw ng ating US market. Kasi kapon okay sila. At ngayon sumipa yung ating pinaka-market. Pero ito yung pinaka-sign natin na medyo malapit na nga siya. Kasi nasa overbought na tayo. So, very bullish pa rin naman yung ating MACD. Hopefully, tumaas pa yung mga hawak natin na individual stocks. Okay? So, bullish yung overall picture ng ating market. COVID cases, 3,400 kahapon. Yung ating, hindi na niya masyadong pinapansin, no, yung COVID cases natin. Ngayon, parang profit taking dito sa ano, sa US market. So, tingnan natin. Kasi ilang araw na rin naman na dire-diretsyong umakyat yung kanilang mga indices naman. So, US, very good siya kahapon. Europe, is okay din siya ngayon. Tapos, dito sa Bandang Asia, is very good din yung ating galawan. Pero makita mo tayo lang yung ano, naiwan na parang outlier tayo kasi 1.6% yung ginalaw po ng ating market. So, wala na tayong iba nakita na major news. Pero may mga upcoming review yata ng ano ulit ng interest rates. Baka yun na naman yung ano, idahilan ng market natin para sa ating profit taking. Kasi medyo malapit na rin siya. Okay, so yung ating crypto, okay naman, no? Yung galaw nila. So, nasa 24K pa rin naman si Bitcoin natin. Ayan. So, pag ganyan yung galaw niya, hindi ba masyado malakas yung drop. So, meron at meron mga crypto style na lilipad yung mga
galawan naman. So wala din tayo nakita na mga major news or events dito sa ating pinaka-cryptocurrencies. Okay? So yun lang yung overall picture. So dito tayo sa individual stocks natin kung sino-sino yung mga nag-trending. Yan, unahin natin si dito. So nakita mo na guys ah, yung pinaka-catalyst natin. So hindi maganda yung earnings ni dito natin kaya siya nag-trending for today. So ngayon, nandito siya. Ilang beses na siya nagtatry dito sa, ano, sa baba. Watch out na lang doon sa mga holders natin. So, nandito ulit tayo sa malapit sa support. So, meron pa naman siya eh. Mga 3.5 yung pinaka-stronger support na rin sa kanya. Pero based sa price action, syempre, alam mo na, na medyo wala siya momentum. Tapos may mga negative news na lumalabas sa kanya. So, ano na lang muna. Decide mo na lang kung hawakan mo pa rin si dito natin in spite na hindi pa rin siya kumikita. So, ilang taon na rin siya, di ba? Pangalawa ba? O first year na fully operational siya. So, tingnan mo na lang kung hawak mo siya. So, pero sa ngayon, in the short term, medyo bearish yung sentiment natin. Lalo na yung mga utang-utang na lumalabas kay Mr. Dennis Uy naman natin. Okay, so yun kasi yung mga pinaka-main topic sa kanya. So, pagdating sa technical side, so mahina din siya. And then, hindi pa siya nakakawala dito sa downtrend na channel naman natin. Pero yung drop niya, hindi magano kalaki yung drop ni dito natin. Meron siyang drop na negative 0.53%. So, 2.8 million net buying siya. Call up ako sa buyer, nag-call FMS yung ating pinaka-main seller. Pero yun nga kasi, pag hindi gumagalaw yung stocks natin, tapos yung iba, puwititik siya. So, alam mo na, yung iba medyo masi-shake out during this time. Ayan. So, negative 291% yata yung ano, Q2 earnings nitong si dito naman natin. Okay? So, next natin si SSI. So, okay yung earnings niya. Kaya pala sumisipol siya for the last 3 weeks na trading natin. Pero ngayon, parang meron siyang profit taking. So, medyo malaki yung volume. Tapos, may konting breakdown tayo sa MA100. So, maghanap muna, or rather MA9. So, maghanap muna ng support si SSI natin bukas kasi bearish yung candle natin. Tingnan natin kung hanggang saan yung pwede niyang i-correct during this time. Kasi okay naman yung earnings. Kaya nga lang kasi technical side. So, nandito ulit sa support level. So, abang-abang na lang sa mga green candles kung gusto mo siyang pasukin later on. Nag-profit taking na rin siya after ilang araw siya na nandito sa overbought condition. So, ito lang kasi yung hindi mo matansya talaga. No? Although, alam mo na, overbought. Pero yung ibabagsak niya later on kung gaano siya kalaki. Kasi okay naman yung trend niya, di ba? So, actually, ano nga siya, higher low formations, di ba? Pero ngayon is medyo malakas yung profit taking nitong si SSI natin. Subukan na tingnan natin kung gaano siya kalaki. 3.82%. So 5.6 million net foreign buying. Call PEP ang buyer and then call Abacos yung ating pinaka main seller. So guide mo na lang guys yung drawing natin na trading channel. So Security Bank. So gaya na sabi natin sa mga previous reviews natin, mananaig pa rin naman yung funda ng stock natin, especially nagre-recover yung market natin. So nag-breakout na siya. So dami niya. Gap up tapos breakout. So medyo malakas ng konti itong si Security Bank natin. Pero nandito siya sa pinaka-ultimate test natin. So may breakup siya dito. So support natin is 90 pesos. And then next na resistance natin is 95 pesos. So lagyan natin siya ng drawing. So lagyan natin diyan, check mo na lang kasi may gap siya, di ba? Dito sa area na to. Pero ano pa naman eh, hindi pa naman exaggerated yung galaw niya based sa technicals natin kasi nasa ano pa lang tayo eh. RSI 62 level ayan. So pero recover na siya, di ba? Maganda yung galaw niya. Hindi natin malalagyan muna ng ano, trading channel kasi may pagka-parabolic din yung ano, yung galaw ngayon nitong si Security Bank naman natin. So up siya 5.75%. So kung maganda yung mga earnings niya for the coming few months, tingnan natin by December kung babalik nga daw siya. So meron siyang net foreign buying na 115 million. Ayan. Pumondo yung ating foreigners. CLSA, FMS ang buyer and then Colpep yung ating pinaka main seller. Ayan. So check mo na lang po yung mga support and resistance level. So net foreign buying siya. Ali, so, net foreign buying ulit itong si Ali natin. Nakita natin kanina kasi meron tayong hawak na Ali. So, binabantayan din natin to. Meron siyang gain na 3.78%. Ayan, lol, laki yun. 254 million net foreign buying. So, di ba?
Tiba-tiba si ano dito, si JP Morgan natin, nandito pa ba siya or seller na si ano, si JP Morgan natin. Hindi ko siya makita ngayon na. So Maybank Asia Sec ang buyer and then Mandarin BDO yung ating pinaka main seller naman sa kanya. So good. Abot kaya tayo dito sa may gap. So lagay ko na dito 32 pesos, masyado bang bullish? Na-break niya kasi yung resistance na MA 100 eh. Pero yun nga, medyo overbought na rin siya ng konti. So normally sabay-sabay yung ano eh. Ewan ko, napansin mo for the last year na mga tradings natin. Kapag nag-pullback si PSEI, majority ng mga blue chips natin, nag-ano din siya, nagre-reflect din sa mga individual stocks natin yun. So bantay-bantay na lang tayo. So nasa overbought na siya. Pero kung medyo maganda pa yung catalyst natin or rather sentiment natin bukas, so abang-abang tayo dito sa 32 or dito sa may malimo, fill the gap siya bago siya magkaroon ng profit taking naman. Okay, so parabolic na rin yung galaw ni ano ni Ali, kaya hindi rin tayo makapag-drawing sa kanya ng trading channel naman. Okay, so pwede din naman, so depende sa tingin mo, pero parang breakout din siya, no? Ayan, yung pinaka-trading channel naman natin sa kanya. Okay, so 3.78%, so ilang araw na green na. 1, 2, 3, 4. So, sunod-sunod, di ba? Kung medyo naka-timing ka last time dito, so, goods na rin, no? Mga 12% na gain para dito kay Ali naman natin. Okay? So, very good. Net foreign buying. So, next natin si SEC. So, hindi natin napapansin, guys. Bumalik na ulit si SEC. Mas mataas pa siya doon sa previous na peak natin last time. So, hindi ko na nabalikan to kasi na-distribute na yung mga funds natin sa ibang stocks. So anyway, nasa overbought na siya. Ganda na recovery niya, no? So tatlong araw lang, 1, 2, 3, kinain na niya yung ano, yung drop niya last time. So 40, kung hindi ako nagkakamali, 47 yata yung ano, yung last na review para sa fair value nitong si SEC natin. So double check mo na lang sa mga brokers mo. So bumalik ulit yung trend natin, guys. So very good. Meron tayong magandang galaw. So pero dito sa baba yung pinaka baseline natin, tapos clone natin siya. Ayan. So, tigati ko sundan niya to for the coming few days naman. So, maganda kasi yung earnings niya. So, and then, mataas pa rin yung ating pool prices. So, ewan ko lang dun sa mining. Kasi si Mark, FNI, nakita ko nagkaroon sila ng mga gap down kanina umaga. So, nag-profit taking na sa kanila na maaga. Kasi hindi masyadong gumagalaw yung, ano, yung mga price. So, sabay lang naman dito kay SEC natin, si DMC. Kasi napansin ko din, nag-breakout din siya. Ayan, so napaaga yung ano ko dito. Nag-ano ako dito, nag-tipi na ako ng konti. Pero nag-close siya, nagkaroon pa rin siya ng strong close. So overbought na rin siya. Tingnan natin, marami na tayo nakikita ng overbought eh. So baka medyo malapit na rin yung profit taking ng ano ng market natin. So breakout din siya based dito sa, kaya medyo bias tayo sa review dito kay, ano, kay DMC. So sundan mo na lang yung galaw. So ang pinaka-trending natin is si SEC naman. Okay? So, yun lang yung nakita natin. Meron pa siyang konting igagalaw kung ang usapan lang is yung ating pinaka-trading channel. Tapos, meron tayong gano'ng kalaki yung gain. So, 3.41%. Lakas. 40 million at foreign buying. RCBC, CLSA ang buyer and then call FMS yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. And then, lastly, si Converge. So, finally, nag-persist na rin yung ating fundamental. So, nag-bounce naman siya. Kala ko i-break, mag-shake out pa siya dito sa baba. So marami nang pumila sa kanya kasi opportunity yun eh. Bago naman siya nag-drop, naglabas naman siya ng magandang earnings. Kaya nga lang, di ba sabi natin, meron nga lang siya negative sentiment. So tingnan natin kung buy on support, sell on resistance yung strategy na pwede mangyari dito kay Converge for the coming few days naman. Okay? So hopefully yan na yung recovery ni, ano, ni Converge natin. Wala nang ibang negative news, di ba? 4.86% ang gain. So, mataas. 4.9 million net foreign buying tayo. Call FMS ang buyer. And then, Maybank at saka, ayan, nagbibenta na si JP Morgan natin kay Converge naman. So, medyo pressured pa. Meron pang negative sentiment kay Converge natin kasi nahuli siya sa recovery ng ating markets naman. Okay? So, yun lang muna yung ating review. So, super bullish na yung market natin. Medyo malapit na rin siguro. So, pero malay mo nga naman, di ba? Meron naman tayong mga overbought conditions na nagtatagal sa market natin, di ba? Pero ito kasi, di ba, mga bigati ng stocks to. Minsan, kapag wala ka nang mabili, ito pa profit taking na yung ating mga stocks. So hopefully, meron pa siyang galaw.
So Tuesday na ngayon, and then Wednesday, Thursday. So mahaba pa naman yung trading day natin sa kanya. So 6-8 yung support na natin kasi medyo may konti siyang breakout. Then targetin natin ng konti, 6,900 for the next mga trading days naman natin sa kanya. Okay? So baka diyan mauntog si ano si PSEI naman natin. Kasi minsan meron siyang ano meron siyang trap bago magkaroon ng pullback yung ating market. Kung wala siyang pullback, then very good, di ba? Pero bihira naman mangyari siguro yung mga ganun. Kasi normally, kahit bullish naman yung market, nagpo-pullback at nagpo-pullback pa rin naman siya. Okay? So yun lang muna yung ating review for today. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Malawi Trader na YouTube channel. So sali ka lang guys sa trading community. Crypto ko to, follow mo ako yung ating Facebook account. Follow mo na lang, Facebook page. Bodega Picks, check mo yung articles natin, Money Earners, Twitter para sa mga retweets natin, and then yung ating Patreon sa mga gustong sumali po dito sa ating membership levels naman. Okay, so check na lang po yung ating Palaboy Trader na Patreon channel naman. Yeah. So yun lang muna, maraming salamat ulit. Kita po ulit tayo bukas.